Mabuhay Pilipinas! This is Teacher Neri and welcome to my channel. Halika! Aral tayo! Ating alamin kung anong mangyayari sa paghuli ni Don Juan ng Ibong Adarna. Siya kaya ay magtatagumpay? Well, let's find out! Si Don Juan ay binusog ng ermitanyo. At bago siya umalis, ay binigyan siya ng tatlong bagay. Una, ang kutsilyo na pangsugat sa kanyang palad. Ito'y tinatawag nating labaha. At sa bawat sugat na gagawin niya sa kanyang palad, ito'y kailangan niyang pigaan ng kalamansi. At pag nahuli na niya ang Ibong Adarna, ang kanyang ipantatali ay ang gintong sintas. Yan, yan ang sintas. At bago pa siya umalis, ay meron pang karagdagang paalala sa kanya, ang ermitanyo. Ang kabilin-bilina ng ermitanyo, kapag nagtagumpay na daw si Don Juan sa kanyang paghuli sa Ibong Adarna, ito'y ilagay niya sa isang hawla, sa isang cage. At huwag niyang kakalimutan na lagyan ng tubig ang banga. Yung banga, yan yung nilalagyan ng tubig noong unang panahon. So yan ang, kung ngayon meron tayong mga water container, yan ang nilalagyan ng tubig noong unang panahon. Malamig yung tubig kapag galing dyan sa banga. At ang sabi ng ermitanyo, punuin mo ng tubig ang banga at buhusan mo yung makikita mong bato doon sa may piedras platas. Yun ay kapag nahuli mo na ang Ibong Adarna. Ang sabi ni Don Juan, sige po, maraming salamat po sa lahat ng inyong tulong sa akin. At lahat po ng inyong tagubilin ay lalagi sa aking puso at sa aking isipan. Makakaasa po kayo. Kaya nagpaalam na si Don Juan sa ermitanyo. Bumalik si Don Juan sa puno ng piedras platas. Naghintay siya doon. At nang dapit hapon na, palubog na ang araw, dumating ang Ibong Adarna. Nakita ni Don Juan ang kagandahan ng Ibong Adarna. Talagang siya'y humanga sa ganda, sa kulay ng Ibong Adarna. At pagdapo nito sa sanga ng piedras platas, ay iwinagayway nito, pinagaspas ang kanyang magagandang pakpak. At nagsimula na itong umawit. Narinig ni Don Juan ang awit ng Ibong Adarna. At siya ay humanga dito. Inaantok na siya sa awit ng Ibong Adarna at naalala niya ang bilin sa kanya ng matanda. So, kinuha niya ang kanyang labaha at ito ay kanyang inilapat sa kanyang palad at ngumiti ang sugat sa kanyang palad. Then, nilagyan niya ito ng kalamansi. Sa sobrang hapdi, nawala ang kanyang antok. Muling umawit ang Ibong Adarna. Pangalawang awit na yan. At muli, inaantok si Don Juan. Kinuha niya muli ang labaha. Sinugatan ang kanyang palad sa ikalawang pagkakataon. At muli, pinigaan ng kalamansi. Sa sobrang hapdi, nawala ang kanyang antok. Ikatlong awit ng Ibong Adarna. Sinugatan na naman niya ang kanyang palad. At pinigaan ng kalamansi. Hanggang sa ikaapat na awit, ikalimang awit, ikaanim na awit, hanggang sa ikapitong awit. Ang kalamansi at ang labaha ang kasama ni Don Juan sa kanyang
pakikipaglaban sa kanyang antok. Pitong awit ng ibong Adarna, pitong beses na pagpapalit ng kulay ng kanyang balahibo, pitong sugat din ang mayroon si Don Juan sa kanyang palad. At pitong beses niya itong pinigaan ng kalamansi. Isipin niyo yung sakit na yon. Well, hindi madali ang ginawa ni Don Juan. Pero, ginawa niya yan para sa kanyang ama. At hindi pa natatapos ang kanyang pakikipagsapalaran. Salamat sa kalamansi at sa dayap. Ngayon, ay magbabawas na ang ibong Adarna. At nakita ito ni Don Juan, kaya't siya ay agad na umilag. Lumayo siya. At maya-maya, nang nakapagbawas na ang ibong Adarna, ang ibon ay natulog na. Natulog nang nakataas ang kanyang mga pakpak. Kaya sa unang tingin, parang iisipin mo, hindi ito hindi pa itutulog. Sapagkat, nakataas yung kanyang pakpak. Para bang handang-handa siya na anytime na may huhuli sa kanya, ay lilipad na lang siya, no? Ayan, tulog na ang ibong Adarna. Pinakiramdaman ni Don Juan. At dahan-dahang umakyat si Don Juan sa puno ng piedras platas. At nahuli niya ang ibong Adarna. Agad niya itong tinalian ng sintas na bigay sa kanya ng ermitanyo. At nagtagumpay siya. Pagkatapos nun, ay naalala niya yung sabi sa kanya na ilagay ito sa isang hawla. Ayan, kaya pinilagay niya ito sa hawla at meron pang utos sa kanya ang ermitanyo. Ang bili ng ermitanyo, si Don Juan daw ay kailangang kumuha ng tubig, punuin yung banga. At ano daw? Buhusan ng tubig yung mga bato na makikita niya doon sa ilalim ng piedras platas. Kaya agad kumuha ng tubig si Don Juan at binuhusan niya yung, alam niyo marami siyang sugat noon ha, tandaan niyo marami siyang sugat nung siya ay kailangan pang makumuha ng tubig, mag-igib, you know? At ayun na, binuhusan niya yung dalawang batong nakita niya doon at ang mga bato ay naging tao. Bumalik sa kanilang dating anyo, sina Don Pedro at Don Diego. At masaya silang nagyakap, nag-group hug ang magkakapatid. At pagkatapos nun, nagpasalamat sina Don Pedro at Don Diego. Naku, kung hindi dahil sa'yo, magiging bato na lang kami habang panahon. Maraming salamat talaga, Don Juan. Napakabuti mo. At ang sabi ni Don Juan, tena, bumalik tayo doon sa kubo ng ermitanyo upang makapagpasalamat ako. Yan, o sige, tena. At sama-sama silang pumunta doon sa kubo ng ermitanyo. Nang makita sila ng ermitanyo, natuwa ito. Ibig sabihin, nagtagumpay si Don Juan. Kaya't, sila ipinaghanda ng pagkain. Sabi ng ermitanyo, alam ko pagod kayo. O sige, etong pagkain para sa inyo. Bago kayo bumalik sa inyong kaharian, ay kainin nyo muna ito. Naku, masayang-masaya yung tatlong prinsipe. At napakasarap ng pagkain na nihanda sa kanila ng ermitanyo. E di, kumakain na sila. Ayan. Maya-maya, ang sabi ng ermitanyo, Don Juan, halika rito. May ibinigay ang ermitanyo kay Don Juan na isang botelya, isang maliit na botelya lamang. Small bottle. At ang sabi niya, ibuhos mo yan sa iyong mga sugat. Di ba meron siyang 7 na wound dyan, meron siyang 7 sugat. Ang sabi ng ermitanyo, ibuhos mo yung itong tubig na ito sa iyong sugat. At sinunod ni Don Juan. Nagulat na lamang si Don Juan sapagkat ang kanyang mga sugat ay nawala. Ang mga sugat, 7 sugat na kanyang inilagay dyan at pinigaan pa nga ng kalamansi, di ba, para lang malabanan ng antok, ay naku, nawala. So yes, it's really magic.
Kaya nagpasalamat siya sa ermitanyo, no? Maraming salamat po sa inyo. Ang sabi ng ermitanyo, o sige, dalhin na ninyo ang ibong Adarna at kayo ay bumalik sa inyong kaharian. Hinihintay na kayo ng inyong mga magulang. Tuwang-tuwa ang magkakapatid at nagpaalam. So, dala-dala nila ang ibong Adarna. Nauuna si Don Juan. Dala-dala niya ang Adarna. Dala-dala niya yung kulungan nito. Hanggang sa si Don Pedro, nakasunod ni Don Juan, ay nagpahuli at sumabay kay Don Diego. Sabi niya, Don Diego, meron akong plano. Oh, ano plano mo? Patayin natin si Don Juan. Tapos tayo mag-uwi ng ibong Adarna. Ang sama mo naman, kapatid natin yan eh. Siya pa nga nagligtas sa atin sa pagiging bato. Eh, ikaw ba, Diego? Gusto mo? Siya ang maging bida sa hari? Pagkakataon na natin to. Nag-isip si Don Diego. Sabi ni Don Diego, eh, ayoko. Ayokong patayin si Juan. Kapatid natin yan. Bugbugin na lang natin. At kapag mahina na siya, saka tayo pumunta doon sa kaharian. Ayun, nagkasundo ang dalawa. At kanilang binubog si Don Juan. Bugbog dito, bugbog dyan. At nang si Don Juan ay mukhang naghihingalo na, sa kanila ito iniwan. At umuwi sa kaharian ng Berbanya ang dalawa. At sinabi sa mahal na hari, hindi po namin nakita si Don Juan. Pero nahuli na po namin ang ibong Adarna. Ang sabi ng hari, ha? Saan ang ibong Adarna? Ito po. Eh ang sabi nung manggagamot, maganda daw ito eh. Eh bakit ang pangit-pangit ng ibong Adarna? Ayan. So alamin natin sa susunod na pangyayari kung ano ang magaganap sa kwento ng ibong Adarna. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat!